Ikwento ng ilang nakatira sa paanan ng Bulkang Taal ang kanilang nakakatakot na karanasan nung sila'y lumilikas. Halos 1,000 bakwit mula sa Volcano Island ang nananatili ngayon sa Nasugbu Central Elementary School. Ang ilang nakabalik sa kanilang mga tirahan nanlumo sa nangyari sa kanilang komunidad. May report si Emil Sumangi. Ang video na ito ay kuha habang lumilikas sakay ng bangkang patungong Talisay ang mga naninirahan sa paanan ng Bulkang Taal nang magsimula itong mag-alboroto hapon noong Linggo. Segundo lamang ang binilang ng makatawid na ang bangka. Makapal na abo na ang makikitang pumapaimbulog mula sa bunganga ng bulkan. Yung paglingon po namin doon sa bulkan, umuusok na po. Takot-takot po kami. Sobra. Sobra po. Hindi po ako natawag para sa sarili ko, hindi po para sa mga anak ko. Ilang araw ang lumipas, nang balikan ng mga nakatira sa paanan ng bulkan ang kanilang mga tirahan, nagmistulang disyerto na ang kanilang komunidad. Nalibing ang mga alagang hayop, natabunan ang kanilang mga tirahan at pananim, pati mga palaisda ang kanilang ikinabubuhay, winasak ng bato at abo. Tingala po ang mga buhay. Kaya po kami nahingi ng tulong pag uwi namin sa amin kung kami mamabalikan ang paghanap buhay sa amin. Dahil nga lang ang paghanap buhay namin sa puno. Nananawagan po ako kung sino mang magaling na tumulong sa amin. Kami po ay bibigyan sana ng paghanap buhay pag uwi sa amin sa puno. Dahil yan po lamang ang aming hanap buhay. Nangingisda po lang kami. Ang aming pa mga baka, hayop, lahat, ubos po lahat. Ang mga kababayan nating kulang sa 1,000 ang bilang na pawang naninirahan sa paanan ng bulkan. Naririto ngayon sa Nasugbu Central Elementary School. Dito sa evacuation, no, wala ho kaming problema dahil oh, may pagkain naman ho kami, may tirahan, may nakakatulog ho ng maayos. Wala ang problema. Ang problema lang ho namin, yung pag-iisip ho namin kung paano ho kami uli mag-uumpisa. Nakasabay namin ang mga taga-Philippine Dental Association na namigay ng konting tulong. At hinikayat nila ang iba pa nating kababayang gawin din ito. Importante ho na pag may mga ganito, yung bayanihan magkasama-sama, magkatulungan, bawat dentista ho at bawat lahat ho ng profesional na sa bubawat dahil tayo ay Pilipino na kailangan tumulong sa kapwa natin Pilipino. Para sa mga kababayan nating naninirahan sa paanan ng bulkan, di lang bayat material na bagay ang nawala sa kanila, kundi pati ang mga laala gaya nito. Kapistahan kung saan isinasagawa ang karera ng bangka, palaro sa mga bata, at island party kung saan kahit sino pwedeng makigulo sa handa ng bawat isa. Hindi ko po ma-explain kung paano. Dahil po yung iniisip ko lang ngayon kung paano pag-aaral ang mga anak ko. Kung paano yung anak buhay namin, yung matitira namin. Wala pong natira sa amin, kahit bahay, yung hayop po naming alaga, wala rin. Huwag naman ho sana mangyayari sa tulad ng Yolanda, ngayon yata wala pa hong pabahay, sana ang hiling ho namin, yung buong nasasakupan ho ng isla ay magkaroon ho ng sariling bahay o relocation. Emil Sumangil, GMA News.